أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipong ito ay gawing mubarak at makamit natin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, makuha natin, makamtan natin ang magfira, ang kanyang rahma, ang kanyang awa sa atin. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy ang kanyang pagbigay gabay sa atin at tawfiq sa pagsusubaybay ng mga pakikinig natin sa mga ulama, pakikinig natin sa mga mahadarat, sa mga discussions patungkol sa Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga ilang minutong ito ay ang magiging topic natin, ang magiging paksa natin ay ang patungkol sa al-dhabh li ghayrillah. Ibig sabihin, mayroon tayong mga ginawang outline dito na nilalaman ng ating topic to na tulad ng ta'rifu dhabah, yung definition ng dhabah, aqsamu dhabaih, yung mga uri ng dhabaih, at ipapaliwanag natin inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga al-dhabah al-mashru'a, yung mga ipinag-uutos, may mga basehan na dhabah, at yung mga pwede, at saka yung mga ipinagbabawal inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, anong ibig sabihin ng al-dhabah? Sa literal, huwa fil asli ash-shaq aw ma dalla alayhi. Sa original na sa ta'rif ng dhabah ay ito ay ang original ito ay ash-shaq, kung ano man yung paghati, yung ano man yung patungkol dito. Sa istilah, izhaqu ruhin wa ihraq damin ta'ziman wa taqarruban bi tariqatin makhsusa. Ito yung pagkatay ng isang may buhay o paglaganak ng dugo ng isang hayop na may kasamang pagdadakila, at inilalapit natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tariqatin makhsusa, yung mga special na pamamaraan nito. Meron siyang naka-specific na pamamaraan. At yun ay yung pinag-aaralan sa fiqh, kung ano yung mga pamamaraan ng pagkatay ng hayop, ano yung wajib nito, ano yung sunnah nito, ano yung mga makruh nito. Aqsamul dhabaih, ano yung mga uri ng pagkatay? Mayroon tayong tatlong uri. Number one, yung dhabaih mashru'ah, yung ipinag-uutos. Ito yung mga allowed na ito lamang ang pwede nating gawin. Pangalawa, dhabaih mubaha, yung wala kang ganting pala rito. Pero allowed naman siya, hindi siya ipinagbabawal. Unlike so number one, ito ay meron kang reward dahil ipinag-utos. Pangatlo, ito yung dhabah shirkiyat. Ito yung pagkatay na may kasamang, na ito yung pagkatay na ipinagbabawal sapagkat ito yung shirk. Unahin natin, ano yung mga dhabah al-mashru'at? Ano yung mga ipinag-utos na mga dapat mga uri ng pagkatay ng hayop? Number one, yung al-adhiya. Sa araw ng sa buwan ng Dhulhajj, kapag Eid al-Adha, mayroon na sunnah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at itinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagkatay ng hayop.
At ang mga kakatayin dito ay yung mga hayop na tulad ng kamelyo, tulad ng baka, tulad ng kalabaw, tulad ng kambing. Pangalawa, yung dhabhun nudhur lillah, yung panata. Kung meron kang panata na sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangako ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa pag ikaw ay gumaling, ikaw ay kakatay ng hayop. So wajib yun. Pangatlo, dhabhul hadi. Ito yung sa mga nag-hajj, kung sila ay mutamatta, uri ng kanila hajj halimbawa ay at-tamattu. So meron silang kinakatay na bawat isa sa kanila na hadi. Pang-apat, yung dhabhul fidya fil hajj wal umrah. Yung uri ng pagkatay kapag nasa hajj ka o di ka sa umrah, tapos meron kang nagawang mga ipinagbabawal sa hajj, so bilang ganti o di kaya parusa, bilang parusa sa ayon kaakibat ng yung nagawang kasalanan sa iyo, ay meron kang dapat gawin, kakatay ka ng hayo para ikaw ay mapawalang bisa ang iyong kasalanan, ikaw ay mapatawad sa yung nagawang ipinagbabawal. Panglima ay yung dhabhul aqiqa anil maulud, yung pagkatay kapag ka mayroon kang kapag ka mayroong isinilang na bata. So sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag ka mayroong isinilang na iyong anak halimbawa, ay magkatay ka ng hayop ng kambing. Pang-anim ay dhabhu sadaqa yutaqarru biha ila Allah. Kung gusto mong magsadaka anytime sa mga panahon na gusto mo, ay pwede kang magkatay. Kumbaga ay ito yung kanduri, ika nga. Pang-pito ay adhabhu li ikrami ad-duyuf. Yung pagkatay kapag ka mayroon kang bisita na alang-alang sa kanya, pag-iikram sa kanya. Kumbaga ay bilang welcome, bilang palatanda na siya ay malapit sa iyo. So magkakatay ka ngayon ng kambing o di kaya baka o di kaya kamelyo na isi-serve mo sa kanya para makain ito. Merong pangalawang uri ay yung mga allowed. Yung una, yung 1 to 7 na binanggit natin, yun yung mga may mga gandang pala. Itong pangalawa ay ito yung mubah, yung allowed. Pero hindi naman siya ipinag-utos. Number 1, yung dhabhul jizar lil bay', sa mga nagbibinta ng hayop sa palengke. So yung mga matadero sa kanila ay pwede silang kahit araw-arawin nila yung pagkatay ng kanilang naising na halal na hayop para ibenta. Ito yung mubah lamang. Pangalawa, yung kung gusto mong kumain. So kung gusto mong kumain ng laham ng kambing, so kakatay ka ngayon. Pangatlo na uri ng dhabah ay ito yun na yung pinagbabawal. So ito ay shirk kapag ka ikaw ay nagdhabah, tapos sa pamamagitan ito ay nakagawa ka ng shirk. Ano ang mga ito? Tulad halimbawa na adhabah lil asnam, ito yung pagkatay na inaalay mo sa mga ribulto. Pangalawa, adhabah lil jin, pagkatay na inaalay sa mga jin. Halimbawa, mayroong dumating sa'yo na albularyo, sasabihin sa'yo, ang iyong kamag-anak ay kung gusto mong gumaling, kailangan mong kumatay ng hayop. Tapos sasabihin sa'yo, anong uri ng hayop? So pagka sinunod mo yon, ikaw ay nakagawa ng shirk. Pangatlo, al-dhabhu lil qibab wal mashahid wal qubur. Ito yung pagkatay doon sa mga lugar na kung saan ipinagbabawal, tulad ng mga libingan. Pang-apat, yung al-dhabh qabla saknil bayt al-jadid biqasdil hijab anil jin. Kung halimbawa ay ikaw ay mayroong bahay na bago,
Tapos ang niya mo doon, kakatay ka dahil para maprotektahan ka laban doon sa mga jinn. So ito rin ay kabilang sa mga gawaing shirk. Panglima, adhabhu inda dukhulil arusain albayt wa mashahima ala dami adhabiha. Doon sa mga bagong kasal, may paniniwala sila na hindi naman ito practice sa Islam na sila ay kakatay ng hayop, sapagkat mayroong paniniwala rito na sila raw ay tatagal. So mga ganyang paniniwala na hindi naman ito pinatunayan sa Islam. Pang-anim, adhabhu lillah walakin yudhkaru ghayru ismillahi alayh. Ito yung pagkatay na hindi binabanggit dito, o ang binabanggit dito ay pangalan na hindi pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pangalan. Kakatay ka, di ba, sa atin, itinuturo sa atin ay kapag kakatay ka, ay ang babanggitin mo ay ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi, Allahu Akbar. Subalit, ang tinawag mo ay hindi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay malinaw na ipinagbabawal dahil ito ay shirk. Sa madaling salita, ang dabah ay kabilang sa mga uri ng pagsamba, ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nararapat i-alay sa kahit sino paman nilikha niya, kahit sino paman nilalang, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo Muhammad, tunay ng aking sala, ang aking sacrifice, ito ang aking pagkatay, at ang aking life, pamumuhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng lahat ng universe. Ang pagkatay na inaalay sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat natin pagkatandaan na ito ay shirkun akbar. At ang sino man ang gumawa nito ay isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong kumatay siya na inialay niya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naway naging malinaw ho ang ating paksa. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy ang kanyang gabay sa atin, na bigyan tayo ng pagmamahal pa, higit na pagmamahal sa pagsasaliksik ng kaalaman, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa akida. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.